22 years of Catholic broadcasting. Ito ang Veritas 846 Kapanali ngayong 2021. Gifted to give 500 years of Christianity in the Philippines. Member, Catholic Media Network and kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, ganap na alas 5 ng umaga. Ngayon ay Sabado, ika-30 ng Oktubre, taong 2021. Almusal na! Kumain ng tama, mag-exercise at mag-Ampalaya Plus. Clinically tested, ang Ampalaya Plus ay tumutulong sa pag-control ng blood sugar. Ang Ampalaya Plus ay may inam sa mga diabetiko at pre-diabetics. Kaya mag-Ampalaya Plus araw-araw. Mahalagang paalala, ang Ampalaya Plus ay hindi gamot at di maaaring gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Iba't ibang lasa, may salabat, turmeric at ampalaya. Idaan sa kaan, Idalay Herbal Day na yan. Inihahandog ng Radio Veritas at Natural Quality Corporation ang Body and Soul, isang talakayang pangkalusugan sa konteksto ng ating buhay pananampalataya. Body and Soul, mga kapanalig, narito na ang inyong mga kasama, sina Brother MC at Ginoong Benson Sian, kasama ang inyong Ampalaya Plus team. Ang kalusugan na yaman, alagaan, habang maaga. Umaga na punong-puno ng pagpapala ng ating Panginoon, isang maghapon na nararanasan po natin ng pagdaliw ng kanyang mga biyaya at ng kanyang mga pagpapala sa ating buhay. Yan po ang aming panalangin at ang ating pagbati mula dito sa ating programang Body and Soul. Ako po ang inyong kapanalig, ako po si Brother Eng. At ako po si Benson Sian. Tama din po natin si Sister Myla Hernandez sa ating sign language interpreter. Okay, kumusta po kayo sa araw na ito? October 30 na po, talagang napakalapit na po ng Pasko, no? Bukas sa susunod na araw po, i-celebrate po natin ang araw ng ating mga yumaong mga kamag-anak, mahal sa buhay. Ayan. Kumusta po ang inyong paghahanda? Bawal na pong pumunta sa simenteryo. Kaya sana nakapag... Anyway, lagi naman po natin sila maipapanalangin. Kaya nga pong ating pag-uusapan, ano nga yung topic natin? Memories, bring back memories. Bring back to you pa. Mamaya papaliwanag ni Brother Benson. Sa Tagalog, hindi ko matagalog eh. Parang ang ating mga inaalala, ang ating aalalahanin na ibinabalik po sa atin. Pero sana po sa ating mga inaalala, huwag nating kakalimutan yung mga natutunan natin, ha. Lalo na po kung inaalala natin ay yung mga alam nyo na, yung mga kapalpakan natin na natuto tayo. Pero alam nyo, masarap alalahanin. Ano yung mga ginawa natin na nagbigay sa atin at nagdulot sa atin na magandang buhay? Yan po, at masayang buhay. Yan po yung pag-uusapan natin. Kaya kung nais po sumama sa ating talakayan, tawag lang po kayo dito sa Veritas. Nandiyan po yung number ng Veritas, 925-7931-39. Kung meron po kayo mga prayer intentions, pwede nyo rin po i-text sa kanila, 0918-837-0827. Ang aming pong number, dito po, habang tayo nag-uusap, pwede po kayong mag-text, pwede po kayong text lang po, huwag kayong tatawag. Ang number po ay Brother Benson. Ang number po ay 0918-8989-601. 0918-8989-601. Ang akin naman pong number, 0917-578-9554.
0917-578-9554. At ngayon pala po, inaanyayahan na namin kayong mag-text sa inyong mga katanungan o sa inyong mga sharing. Yun naman pong inyong mga prayer intentions na nais nating ilapit sa ating Panginoon. Pwede nyo pa rin pong i-text sa Veritas 0918-837-4827 at ilalapit po natin yan o idudulog po natin sa Panginoon sa pamamagitan po ng misa na nangyayari dito sa Veritas. Alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi at alas 12 po ng madaling araw. So, binabati na rin po natin yung ating mga kapanalig na nakikinig via the internet, www.veritas846.ph. Click nyo lang po yung Watch Us Live. At ngayon po, binabati na rin natin yung ating mga kasama na nandyan na po sila sa Facebook. Nandyan na agad si Poyen, si Linda, si Sereli Arcaraz, nandyan na rin po si Gliseria, at saka po si Catalina Nieto, si Julia Aquitana, and Monching Maribaw, and Teresa Diaz, at Florcipida Makaspak. Ay, good morning po sa inyo, no? At napakabait po talaga ng ating Panginoon. At nandyan kayo agad na sumasama sa atin dito para pag-usapan ang mga mabubuting ginawa ng ating Panginoon at pag-usapan ang mabubuting na idudulot po sa inyo ng produkto ng Go Natural. Ang gawin po natin ngayon, manalangin tayo, lumapit po tayo sa ating Panginoon at magpasalamat sa kanyang patuloy na pagpapala at patuloy na biyaya. Samahan niyo po kami sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon namin po, maraming pong salamat sa biyaya ng buhay, sa biyaya ng bagong pag-asa, sa bagong pagkakataon, sa bagong umaga. Kami po ay nagpapasalamat dahil nandiyan ka, hindi mo kami nakakalimutan, hindi mo kami pinababayaan, hindi mo kami iniiwan. At sa mga pagkakataon kami may pinagdadaanan o dinadaanan, nandiyan ka, nakaagapay at nakaalalay. Maraming pong salamat, O Diyos, habang patuloy po namin inilalapit sa iyo ang aming mga alalahanin, ang aming mga kagulumihanan. Alam po namin na bibigyan mo kami ng karunungan, bibigyan mo po kami ng aming mga pangangailangan na kahit po namin hindi hinihingi ay patuloy mo ipinagkakaloob sa amin. At mga pagkakataon naman po, Panginoon, sa aming mga maaming mga kapalpakan o hinihingi na po namin ito ng tawad sa iyo, O Diyos. Samahan mo kami sa maghapong ito at gamitin mo kami na maging daluyan ng iyong pagpapala sa aming kapwa. Daluyan ng iyong himala, daluyan ng iyong biyaya. Lalong-lalo na po ang programang Body and Soul na nakapagbibigay ng suwestiyon at encouragement sa aming po mga kapanalig, sa aming po mga tagapakinig. Maraming pong salamat, O Diyos, sa iyong presensya sa aming buhay. Ang aming panalangin, inilalapit po namin sa iyo na may pagtitiwala at pasasalamat. Kasama po ang aming mahal na Inang Maria, sa pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, Buddy Benson, umpisahan natin ulit. Ano ba itong ibig mong sabihin? Saan ba tayo nang gagaling? Para lang malaman nila kung saan yung pinanggagalingan natin. Memories, bring back memories, bring back to you. Go ahead. Memories, bring back you. Ito po ay hango sa isang kanta ng Maroon 5. Na isang napakagandang kanta actually. And napapanahon ngayon kasi maraming ganap, maraming nangyayari. Uh-huh. At in 2 days time, All Saints Day. Okay, so napaka paano ko sabihin, maramdamin itong All Saints Day na ito. Kasi number one, ang raming pumanaw. Yeah. Ang raming pumanaw na hindi naman natin inaasahan. Uh-huh. Mga kaibigan, mga kababata, mas bata pa sa atin. Yeah. Okay? Mas matanda pa sa atin na mukha namang healthy na bigla na lang kinuha. Okay? Yeah. Pumanaw. So, napaka, you know, emotional para sa maraming tao. Then, number two, yung kinagisnan natin na ugali ang bisitahin ng ating mga yumaon na, hindi natin magagawa this year. Okay? Hindi natin magagawa this year. So, sa tingin ko, napapanahon, okay? Napapanahon na pag-usapan natin ito. Kasi, alam naman nyo, ang mission natin sa programang ito, hindi naman tayo parehong doktor. Yeah. Hindi naman tayo psychologist. Yeah. Pero gusto lang nating makagaan, makadagdag kaalaman, at makabigay kapangyarihan. Yeah. Okay? Na, you know,
inspire, inform and inspire, educate and empower. Yan naman from the very start, yan ang gusto nating gawin. Okay? So tinatanong mo sa akin yung translation. Okay, ginugol translate ko, Brother Eng, para sa iyo lang. Memories bring back, memories bring back you. Okay? Ibinabalik ng mga alaala, ang mga alaala tungkol sa iyo. Yeah. Something like that. Or ibinabalik ng mga alaala, ang mga alaala na binabalik ka. Ibinabalik ka, yeah? Okay ba yun? Pasado ba yun, Brother Eng? Ikaw yung taga-PUP sa atin. Ang nakakatawa, Brother Benson, kasi nga ang ating layunin, ang ating misyon ay magpaalala sa kanila, di ba? Yes. Ipaalala yung mga alam na, wala naman tayong bagong alam. Ang sinasabi natin, yung mga alam na natin, yung mga natutunan na natin, yung mga na-experience na natin, ay ipinapaalala lang natin, ibinabalik natin para magbigay ng inspirasyon at magbigay ng suggestion at magbigay ng encouragement. Ayan na nga ang sabi ni Aling Vicky, remembering on occasions like your departed loved ones, happy reunions, memories that remain memories that should never be back to you, especially negative ones. Ayan, Aling Vicky. Meron din dito sinabi si Rupina Medina. Hello po, Brother Eng and Brother Benson. Nice kong malaman, inumin kasi stroke ako, ang bigat ng balikat at kamay. Tapos paa, mild stroke lang naman. Tapos masama po bang uminom ng kape? May kanin lamig, minsan may tutong pa. Pero ang inom ko ng vitamin, ayan, Brother Benson, tinatanong niya na kung meron bang problema. Pero, ayan, advanced, ayan, mayroon siya sinasabi dito. Ayan, okay. Tugunan, okay. Doon sa mga may stroke, kahit mild stroke man or ano pa man, ang pinaka mapapayo ko, and I am not a doctor, okay, huwag kayong huminto sa pagnais niyong makabalik sa dati. Huwag niyong sabihin, kasi mild stroke na ako, upo na lang ako. Huwag niyo sabihin, mild stroke na lang ako, hindi ko na gagalawin yung kalahati ng aking katawan. Okay? Alam ko mahirap, madaling sabihin, pero mahirap. Pero, okay, kailangan niyong turuan ang niyong brain to relearn to use that part of the body again. Yung iba, ang natamaan, yung portion, sector ng utak nila na nagko-control sa pagsalita nila. Naiintindihan naman niya lahat ng sinasabi mo. Pero yung lumalabas sa bibig niya, iba. Okay? So, that person has to relearn how to use the speech. Okay? So, kailangan niya pag-aralan lahat. Okay? Kailangan niya pag-aralan lahat. Mahirap pero kailangan gawin. Yan ang kailangang landas na tahakin ng tao na yun. I'm just saying this to encourage. Huwag kayong papayag na hihinto na lang at hihintay sa panahon. Pwede pang gumanda pero kailangan niyo ng effort, okay? Very very real ito kasi yung isang kabatch ko sa high school nagka-stroke. Oh. So yung classmate ko na doctor, pinopost niya yung picture niya nung pag-progress ng kaibigan namin. Wow. At pinapakita yung PT na ginagawa nung kaibigan namin. So sabi ko, ganyan talaga. Tiyaga-tiyaga. Kasi bata pa siya eh. Marami pang mga... At mag-renalin, araw-araw. Mare, ang mahal ng mangustin ngayon. Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ang pakiramdam ko. Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay. Sakit na, napapaay. Nandito ang turmeric. Mahalagang paalala, ang Tumerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan, ang tinapay ng buhay, pagnilayan natin. Mula sa mga kawikaan ni Solomon, ang taong mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom ng mga kamay. Ang taong matulungin, sasagana ang pamumuhay at ang marunong tumulong ay tiyak natutulungan.
ang tinapay ng buhay. Inihatid ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Okay, para-paraan na lang. Let us honor those who've departed in a different way. Okay, katulad ng sabi ng kanta, ang mga alaala ay ibinabalik. Ibinabalik ng mga alaala ang mga alaala na ibinabalik ka. Na ibinabalik ka. Okay? Yeah. So, unang-una doon, kailangan mong maalaala sila para maibalik sila. Yung okay. Some people remember their smell. Yes. Some people remember the food that they prepare. Some people remember the kind words that they utter. The words of encouragement that they utter. Diba? Yes. Some people remember the kindness. Okay? So, palagi naman, ganun eh, diba? Ang pinakamaalaala mo yung mga nagawa nila. Mga nagawa nila nung nabubuhay sila. Okay? Yes. Bago tayo mag-break, Brother Eng, kailangan ko lang basahin itong text message ni Babilina Silva. Good morning, Lord. Thank you so much for waking us up again this morning. Good morning, Brother Eng, Brother Benson, and Barangay Body and Soul, Sister Vicky. Okay? Listening or watching the program. Have a blessed Saturday. I'm already taking 2 sachets of Salabat, Delight Salabat Herbal Tea. Thank you po very much. Okay, sa ating pagbabalik, pagpapatuloy po natin ang ating paksa today. Thank you. Amen. Mare, ang mahal ng mangustin ngayon. Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ng pakiramdam ko. Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Medyas na butas. Upod na sapatos. Blouse na inipis. Kalderong may amag. Bag na walang hawakan. Tas-tas na sweater. Yung radyong sira. Okay na. Donate na natin to. Donate goods, not bads. A message from Segunda Mana. Caritas in kind. Okay, kasi napapanahon na eh. Malapit na magpasko eh. Kaya yan na yung pinag-uusapan natin, yung tamang timbang, okay? Ang pag-inom ng mga Delight Herbal Tea ay okay rin kasi zero calories sila. Okay? Yeah. So, those are the things. Regular exercise, okay? Yeah. Napanood ko dun sa TV nung isang araw, ang brain natin kailangan na maraming dugo kasi kailangan niya man ng maraming energy para mag-function, para hindi mag-deteriorate at mag-set in ang dementia. Paano mo ipapaakyat ang dugo sa ating utak? Dahil ang utak natin ay nasa tuktok ng ating katawan. Hindi ba? Kailangan bombahin yung blood papunta sa utak. Paano yung gagawin kung nakaupo tayo maghapon? Yeah. Paano yung gagawin kung nakahiga tayo maghapon? Paano yung gagawin kung hindi tayo nag-exercise? So, we encourage people to get out of their chair, exercise, okay, walk. Sabi nung programa na napanood ko, kung nakapirmi tayo sa bahay at hindi malaki yung espasyo, one nice good exercise would be doing simple squats. Simple squats is a good exercise. Kasi kung gumaganyan ka, okay, talagang natutulungan umakyat yung dugo sa ating utak, okay? Yeah. So, simple squats, okay? Kung di naman, kung kaya nyong lumabas, walking is always good. Bakit maganda ang walking? Why is walking good? Because yung visuals ng inyong mata, yung visuals na nakikita ng inyong utak, okay, umiiba eh. Umiiba ang eksena. So, na-exercise rin yung utak natin. Diba? Na-exercise rin ang utak natin. Lalo na sa mga nakakatanda na takot magkaroon ng dementia. That's a good way to exercise your brain. Tapos, pag nadadaanan nyo, may nakikita pa kayo ibang tao. Uy, Eng! Uy, sister! Uy, ganyan, diba? So, nagagamit ang utak. Okay, nagagamit ang utak. Yes. Okay. Nagbatiin na rin natin sila, Sarah Lee.
Yan, inform, inspire, educate, and empower. Yan, tata si Cora, nandyan din, si Cora Talon, and Marieta Mateo. Brother Benson, ang katanungan dito ay, yung cholesterol na kung tawagin ay cholesterol, meron daw, paano nga ba daw yung bad cholesterol at ano yung good cholesterol? Saan daw ba ito nakukuha? Sa kinakain lang ba talaga? Yes, normally yung bad cholesterol ay iniugnay nila sa mga animal fats. Animal fats. Ito yung mga cholesterol na pag binuksan nila yung katawan ng isang taong yumaon na, okay? Yan yung parang mga parang paste, parang toothpaste. Okay? Uh-huh. Ano yung toothpaste pag ilagay niyo sa tubo? Bumabara yung tubo, 'di ba? Lumiliit yung daluyan ng tubig o humihina yung daluyan ng tubig. Yan ang ginagawa ng cholesterol pag naipon sa ating katawan, okay? Yung good cholesterol naman hindi ganoon ang epekto. Hindi ganoon ang epekto. Hindi siya namumuo, hindi siya nakakabara, okay? So, yan yung explanation na pinakasimple na pwede nating ma-visualize. Yes. Gusto ko lang batiin ang aking barangay great na gising na ngayon. Okay? Pinapangunahan ni Sister Cerely Alcaraz, ang Executive Director ng ITD World at isang yeah. John Maxwell coach. Okay? Tapos si Brother Robert Mariano at ang kanyang may bahay na si Ami Mariano na ngayong parehong nasa Tagaytay. Enjoy the cold weather there. Marami pong salamat sa inyong pakikinig. At si Attorney Julie Aquitania na ang COO ng CVM Credit and Finance, nakikinig rin po sa atin ngayon. Marami pong salamat sa inyo. At sa aking kasama sa Barangay Grit, maraming salamat po sa inyo. Gusto ko rin batiin ang mga magulang ng mga taga-Barangay Grit. Pinapangunahan ni Justo at Mitz Razon, ang magulang ng aming Executive Director na si Judy Razon. Si Mami Ruby, ang magandang mami ni Zarina Malyari, nakikinig rin po sa atin, okay? At ang aking kasama si Jean Nicolas, ang kanyang biyana na si Elenita Nicolas, at ang kanyang nanay na si Mami Lourdes Yarta, nakikinig rin po sa atin. Of course, kung sinabi na natin biyanan, kailangan ko rin batiin si Feli Javier at ang kanyang biyanan na si Mami Pastora na nakikinig rin po sa atin. Back to you, Brother Eng. Yan ang din ang sabi dito ni Miriam, bumabati na si Miriam, at ang sabi niya rito, live a healthy and heavenly life, more trust, more faith in God. We will overcome all struggles in life. Good morning to all. Keep us safe always. Mula kay Miriam. Tapos nagtatanong dito si Marieta, ano po ang products po ninyo yung with a lot of vitamin C? Okay, yung product namin with a lot of vitamin C na comparable sa mga multivitamin brand na galing sa Amerika, ito po ay Guya Max. Okay, Guya Max. Guya Max. Guya Bano, Mangosteen, Turmeric, at Vitamin C. Alam mo, Brother Eng, I had the chance to go to Canada for one of their biggest health food show. Then may pumunta sa booth ko, tapos sinabi niya, anong laman niyang produktong yan? Tapos nung sinabi kong Guya Bano, sabi niya, Guya Bano? May Guya Bano rin sa Pilipinas? Sabi ko, meron po. Sabi niya, napaka popular niyan sa kanyang bansa. Sabi ko, bakit? Sabi niya, it is associated with a lot of health benefits, okay? Yeah. So, anyway, ang Guya Max ay may Guya Bano, pero hindi lang Guya Bano, Mangosteen, Turmeric, at Vitamin C. Okay? Yan po talaga ang iniinom ko araw-araw. At gusto kong mag-confession, nung Thursday night, I had a very long day, okay? A very, very long day. And nung higa na ako sa kama, medyo giniginaw na ako. Kala ko may sinat na talaga ako nun. Medyo giniginaw na ako. Tapos sumasakit na yung joints ko. Tapos sabi ko, oh no, Friday is a long day also for me. Hindi ako pwede magkasakit. So, ang number one na ginawa ko ay I prepared my Delight Salabat Herbal Tea. Ginawa kong very, very hot. Okay? Tapos may isang maliit akong teapot, unti-unti ko pinour. Okay? Then, I drank 2 capsules of Guya Max.
apart from the two capsules I had that morning, then on top of that, Kuya Max, nag one capsule pa ako ng isang vitamin C. Okay. Then at nag-turmeric ka plus ako. Then I went to bed. The next morning, wala talaga. Dareng, talagang parang wala ah. And that was Friday. At saksi sila Attorney Julie na ang haba-haba ng araw ko nitong Friday na ito, okay? Napagod ka lang talaga, okay? Yes. Sabi dito ni Lisa Tejada, sabi niya, "Morning po sa inyo, araw-araw po nakikinig sa Radyo Veritas. Salamat, God bless si Annie, Rachel Emboscado. Blessed morning to you, Brother Eng, Brother Benson." At si Edita Tanyag Olieres, ganun na, bumabati na rin sila. Brother Benson, okay. Yes, go ahead. Katanungan dito is, paano daw ba maiiwasan yung bad cholesterol at paano naman daw mapapalakas ang good cholesterol? Yung bad cholesterol, iwasan niyo yung sobrang... Alam naman yung saan galing ang bad cholesterol. Unang-una na sa mga Pilipino, chicharon. Chicharon. Lahat ng klaseng chicharon, sa totoo lang, okay? Lahat ng klaseng chicharon. Kema bulaklak man, may laman, ano man, lahat, okay? Then, susunod na dyan yung ano, mga liempo-liempo, mga lechon, okay? Hindi ko naman sinasabi... Huwag na kayo kumain ng lechon, huwag na kayo kumain ng liempo. Baka serhan nyo kami ng radyo dito. Pero ano, hindi naman kailangan araw-araw, hindi naman kailangan linggo-linggo. Hindi naman yung kailangan, hindi naman yung pang-araw-araw eh. Yung mga sinuunang Pilipino, nagle-lechon lang sila kung may fiesta. Once a year, fiesta at Pasko. Hindi naman kailangan linggo-linggo, okay? So, naiintindihan naman tayo ng Diyos, okay? Sabi niya, enjoy ka, pero hindi naman kailangan araw-arawin. Yeah. Gusto ko lang basahin itong text ni Nitz from Romblon, 70 years old. Nagtatanong siya, yung Ampalaya Plus, pwede bang inumin kahit di diabetic? Kasi nahirapan daw siya magdumi. Sister Nitz, sobrang pwedeng inumin ang Ampalaya Plus kahit hindi po kayo diabetic, okay? Yeah. At sobra-sobra pong nakakatulong sa mga nahihirapan magdumi, okay? Yeah. Brother Eng, hindi natin pwedeng set aside yung pagdumi, okay? Yeah. Kasi araw-araw yan. At kung naririnig ko yung mga kwento ng mga ibang tao na sobra silang hirap, pinapawisan, ang sakit, ganyan-ganyan, blah, 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 okay? Hindi talaga natin pwedeng ipagwalang bahala, okay? Araw-araw yan, daily function yan eh. May iba, naririnig ko, 3 days. Isang beses. Okay, imagine that. Okay? So, hindi nyo kailangan tiisin yan. Pwede nyo subukan ng Ampalaya Plus. Walang sekreto ang ginagawa ng Ampalaya Plus. Dinadagdag lang niya ang gulay sa inyong kinakain. Pag marami kayong gulay na kinakain, mas maganda ang inyong pagdumi. Okay? Yeah. So, try taking... Yeah. Yeah. Go ahead. So, try taking Ampalaya... Tungkol sa Ampalaya Plus, Brother Benson, tinatanong, nakaka-high blood po ba yon? Obviously, gulay po yan. Hindi nakaka-high blood ang gulay. Go ahead, Brother Benson. Chicharon, nakaka-high blood. Ampalaya Plus, hindi. Okay. Next question. Tinatanong ulit ni Marietta, sabi niya, para naman po sa mataas ang uric acid, ano naman po ang pwedeng i-take na product ninyo? Salamat po. Yan. Para sa mataas ang uric acid. Yeah, at gusto kong pasalamatan si Louis Laresa, kasama namin sa BNI Grip. Binigyan niya ako ng isang video testimonial tungkol sa kanyang karanasan, okay, with Renalin and Turmerica Plus. Kasi mataas ang kanyang uric acid. Yan ang unang sinabi niya sa akin nung nag-zoom one-to-one kami, no? Sabi niya sa akin, alam mo, ang taas ng aking uric acid at yung gout ay kanyang talagang cross na pinapasanan, okay? Yung gout, alam mo, Brother Eng, it doesn't matter how young you are, okay? Yeah. Kung yung gout ay tinamaan ka,
para ka ng 90 years old na uuga-uga. Kasi napakasakit siya. Napakasakit. Okay? I'm blessed na hindi ko pa nararanasan at sana wag ako bigyan ng ganyang karanasan. Okay? Pero dun sa mga may mataas na uric acid, kandidato po kayo for gout. Kandidato rin po kayo for kidney stone. So ang mapapayo namin, pwede niyo subukan ang Renalyn. Ang Renalyn ay tumutulong para magkaroon ng healthier uric acid blood level, okay? At ano naman ang dapat iwasan din, Brother Benson? Okay, iwasan laman loob. Okay. Laman loob. Yeah. Chicharon bulaklak. Yeah. Okay, sardinas siguro is not even the worst, okay? Pero yes, sardinas is a cause. Bagoong, okay? Yung mga alamang-alamang, yung mga laman dagat tulad ng mga shellfish, okay? Alimango, okay? Yeah. May isang nag-text sa akin last week, sabi niya, okay na siya sana eh. Okay na siya sana sa buong pandemic, wala namang problema. Biglang tumaas lahat kasi napakain daw siya ng alimango. Okay, sabi ko, sayang naman, mami. Nadali kayo sa alimango. Sabi ko, hindi naman masama kumain ng alimango. Siguro, nasobrahan. Yeah, okay, yan yung yeah. operative word, nasobrahan. Yeah. Brother Benson, magbe-break tayo. Pero bago tayo mag-break, ang tanong ulit ni Lisa, pwede daw ba yung Ampalaya Plus sa 13-year-old? Kasi hirap din daw dumumi yung 13-year-old. Yon, okay. Tapos, yon. Sasagutin okay, natin yan. Pabalik natin, mayroon yes. na tayong station break. Thank you. Kapanalig, narito ang ilang paalala sa pakikibahagi ng on-air and online healing masses sa Veritas. Tuwing alas 6 ng umaga, alas 12 ng tanghali, alas 6 ng gabi, at alas 12 ng hating gabi. Maghanda ng isang munting altar at maaaring lagyan ng krusipiho at nakasinding kandila. Magsuot ng kaaya-ayang damit katulad ng isinusuot kapag dumadalo sa pangkaraniwang misa. Panatilihin ang katahimikan at sumabay sa mga pag-awit at pagtugon sa mga bahagi ng misa. Iwasan ang mga bagay na makakasagabal habang nakikiisa sa banal na Eucharistia. Maaaring tumayo o umupo sa pakikibahagi ng Eucharistia. Maliban na lamang sa mga may karamdaman sa bahagi ng komunyon, hinihikayat ang lahat na dasalin ng Act of Spiritual Communion bilang pagtanggap ng banal na komunyon. Kapanalig, ating ihanda ang sarili sa pakiisa sa hapag ng Panginoon, ang hapag ng katotohanan at ng ating kaligtasan. Healing Mass sa Veritas. Abangan! Come, Lord Jesus, send us your Spirit, renew the face of the earth. Send us your Spirit, renew the face of the earth. 52 years of Catholic Broadcasting. Ito ang Veritas 846 Kapanali ngayong 2021. Gifted to give 500 years of Christianity in the Philippines. Member, Catholic Media Network and Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kapanalig Philippine Standard Time, 33 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Time check was brought to you by NGCP. Basong tubig at mag-renalin, renalin, renalin, araw-araw. Ayan, tayo na ba? Pwede nang bumalik. Nasagutin na ni Brother Benson, pwede ba sa 13 years old ang Ampalaya Plus dahil nahihirapan dumumi? Tapos tinatanong na din kung yung Ampalaya Plus daw ay pwede rin daw ba sa kolesterol? Nagpapababa ba daw siya ng kolesterol?
Ayan, go ahead, Brother Benson. Okay, nakakatulong ang pag-inom ng Ampale Plus kahit 13 years old. Oh. Okay, kahit 13 years old, nakakatulong. Okay, pero meron din kami isang produkto na mas angkop sa mga bata. Ito po yung tinatawag na Ampale Plus Junior. Ampalaya Plus Junior, at ito'y mas mura pa. It's only $6.50 per capsule. So kung gusto niyo ibigay sa bata, lalo na yung mga bata na puros mga fried chicken lang gustong kainin, okay? Pwede niyo silang bigyan ng Ampalaya Plus Junior. Ang Ampalaya Plus ay hindi isinangkap para sa pagpapababa ng kolesterol. Isinangkap siya para tulungan ang katawang ibaba ang ating blood sugar. Okay, so some other products would help. Maybe Turmerica Plus. Turmerica Plus can help. Kuya Max can help. Mas helpful yung dalawang produkto nito. Pero ang Ampalaya Plus, hindi nakakasama, pero mas angkop siya sa mga may blood sugar issue. May nakalimutan akong batiin sa mga nanay. Okay, gusto kong batiin ang nanay ni Doktora Isabelita Samaniego, si Christina Morales, okay? Regular listener rin po natin siya. Gusto ko rin batiin ang ating deaf and mute community, pinapangunahan ni Elise Go, Cindy Cruz, at ni Jen Diokno. Tinataguyod nila at pinutulungan nila tayo para maabot ang mga deaf and mute community. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtulong. Gusto ko rin batiin ang aking kasama na kasama ko kahapon, si Coach Chris Lorenzana. Okay, check nyo ang kanyang Facebook, at may radio program po siya, Winning Training with an Edge. Okay, at si Chris Lorenzana. Yes. Okay. Nagtatanong din si Margie Jane, sabi niya bago siguro siya, dahil ngayon ko lang din narinig kung nagtatanong siya kung meron daw ba tayong produkto na pwede sa irregular menstruation. Paano daw ba tinitake? Although, ngayon ko lang narinig yan para sa atin, ha? Pero baka meron na makatulong. Ang alam ko lang, yung katulad siguro ng Ampalaya Plus, dahil gulay naman ito, di ba? Tapos ang guya, okay, sa putas din naman. Oh, go ahead, Brother Benson. Itong sagot na ito ay ayon sa feedback sa aming customers, yeah, sa aming mga kliyente, sa aming clients, okay? May client ako na nagsabi na nung uminom siya ng Slenda, okay, gumanda ang kanyang menstruation, okay? So, maybe, kasi iniisip ko lang, okay, usually kung obese, may menstruation problems, may hormone problems. Eh, kung obese, okay, or may weight problem, okay, may hormone issue. So maybe taking Slenda, reducing your weight, has a positive effect for the female cycle, okay? So yun ang sagot ko. Yeah. Yes. Oh, pero sila mas makikita yun kung sila yung magpapadoktor para malaman kung bakit, ano? Para yes, alam ng OB kung paano siya matutulungan, ganun bale. At sabi pa rin dito ni nandito pa rin sila Lisa, sila Cheese Cruz, and si Maria Norris Kelona Abistado. Yan. Good morning po, Brother Benson and Brother Eng. Avid listener ako ng Radio Veritas, lalo na po sa programa ninyo. Yan, maganda umaga po. Nakikinig po ako lagi mula sa Los Baños, Laguna. Wow, Los Baños. Diyan galing si Ami Mariano at si Robert Mariano. Diyan sila nag-aral sa UP Los Baños. Wow. Thank you to sharing ni Violeta Katakutan. Sabi niya, good morning po. 1 year na po ako umiinom ng product ninyo kasi po naayos ang tulog ko, na maintain ang sugar ko, na wala. Naging masigla ang pakiramdam ko sa 74. Sumigla ang katawan ko. Wow, Abid fan po kami ng Veritas. Salamat po. Wow, 74 years old. Wow, very good, okay. Yun. Okay. Si Nita from Pampanga, ang sabi niya, pwede ba niyang inumin? Anong pwede niyang inumin? Kasi pagising niya sa umaga, masakit ang daliri niya. Kawawa naman. Oh, pagising mo sa umaga, masakit na. Okay. Try taking Turmerica Plus. Turmerica Plus ay 10 pesos lang po per capsule. Available po sa Mercury. Turmerica Plus at Delight Turmeric Ginger Tea. Subukan lang nyo. Baka makatulong po ito. Yes, Brother Eng. Yung ginger tea ba natin, o yung mga turmeric, o yung better yet, yung Delight Herbal Tea, pwede daw ba sa sore throat?
Nagtatanong sila. Sabi oh, yes. Yes, yes, yes. Inumin nyo na mainit. Mainit. Ilagay nyo sa isang bote. I-shake nyo. Okay. Paano kami naiiba sa ibang salabat or ginger tea sa merkado? Okay. Yung Delight Salabat Herbal Tea ay walang dagdag na sugar. Wala. Wala pong dagdag na sugar. 10 calories lang po. 10 calories lang po. Paano mo i-compare ang 10 calories na iniinom natin? Okay. Kung ang Delight Salabat ay 10 calories, ang iniinom niyong kape na maraming kolorete, na maraming puti sa taas, na mataas, malaki, ganon, that's around 400 calories. Okay. 400 calories. Yung milk bubble tea, yeah, 200 to 400 calories. So, kung isipin nyo, yung isang sachet ng Delight Salabat Herbal Tea, 10 calories. Okay. Saan ka pa, Brother Eng? Yes. Actually, nagsasabi dito si Lilia Morales, para sa ito, Brother Benson. Always listening po sa inyong programa. Sana everyday na kayo. Everyday ba? Ang hirap gumising. Actually, okay lang yung gumising. Siguro pag-retired na ako. Oh, pwede kong gawin yon every day. Okay. Para sa'yo, gagawin ko. Gusto kong batiin ang mga nakikinig sa atin sa Amerika. Lahat ng mga nakikinig sa atin sa Amerika. Lahat nakikinig sa Australia, Singapore, okay, Middle East at Europe. Okay. Gusto kong batiin ang Barangay Shirley na mula New York hanggang LA. Nandyan sila. Sila Poyen, wow. Beng, Mads. Si Ate Linda, si Val at si Baby Benson at si Ate Shirley, dyan sa LA, at si Doktora Annette Mercado, okay? Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Amerika, Barangay Shirley. Yes, Brother Eng. Yeah. Tinatanong ulit dito, Brother Benson, ano daw ba yung maipapayo natin yung mga nahihirapan na maalalahanin yung sinasabi natin dapat nilang alalahanin para maibalik natin ang magagandang alaala ng mga taong minamahal natin. Ayan, paano raw? Okay. Nagtatanong sila. Go ahead. Number one, gusto kong paalahanin na yung mga wala na sa piling natin, ayaw nila tayong malungkot. Yeah. Okay? Gusto nila tayong magpatuloy sa ating buhay at mabuhay ng ating best version na kaya natin. Okay? Yeah. Yan ang gusto nilang tandaan. Natin na, bagamat wala na sila sa piling natin, gusto nilang matandaan natin lahat ng mga magagandang nagawa nila. Okay? Hinahain nilang masasarap na pagkain dati, yung tawag nilang lambing sa inyo. Okay? Wow. Yung amoy nila pag hinahalikan mo sila at naamoy niya sila. Okay? Yung mga ano nila sa balikat natin, yung mga ano sa natin, lahat 'yan. Okay? Remember the good things. Okay? But live our best life. Okay? Wow. Live our best life. Dream big. And work every day for that dream, okay? Yeah. Alalahanan natin what they stood up for, okay? And honor their memory by making sure na, okay, yung mga pinangarap nila nung buhay sila, mangyari naman habang yeah. nabubuhay pa tayo, okay? Yeah. Ang pangarap nilang may magandang kalusugan tayo, ay, yeah. gawin natin. Okay, gawin natin. Okay? Ang pangarap nilang may magandang buhay tayo at ang mga apo natin, sikapin natin gawin yan. Okay? Yeah. Ang pangarap nila na may maganda tayong bansa, may maganda tayong kinabukasan, nako, sikapin natin. Kung di pa kayo registered to vote last weekend na ngayon, baka pwede pa niyong gawin. Diba? Yeah. Things yeah. like that, okay? Let us think of, remember them and remember what they stood up for. Yes. Okay. Yung mga pinapaalala nila sa atin, yung po yung ating gawin. Kung tayo man ay nahihirapan gawin yon, ay ipanalangin po natin. At alam nyo, ang pwede pa natin gawin, ipanalangin natin sila bilang pagrespeto sa kanila, paggalang sa kanila. At alam nyo, ang pwede pa rin gawin, hingan po natin sila ng pananalangin. Kumbaga, we pray together with them, okay? And as we pray for them as well. Tapos, wag po natin kakalimutan yon. Dahil ang nakaraan po, ang mga inaalala po natin, ay ang tunay na mga nakasama natin, at sabi nga po ni Brother Benson, gawin po natin yung kanilang mga pangarap. Libre po ang mangarap, okay? At sabi nga po ni Brother Benson, you dream big but you have to act
on your dreams, okay? Para ipakita po natin sa kanila yung katuparan ng mga inaasam-asam nila ay mangyayari po dahil sa ating pong pagsisikap, sa ating pong pagsisikhay. Okay, yun po yun, ha? Mapagpalang, sabi ni Maria Claudia Yasay, mapagpalang umaga po sa inyong lahat and always listening, Santa Rosa, Laguna naman ito, sana nga, yan, ganun bale. Yes, raratsadaan ko ito bago tayo mag-break, ha, kasi okay. Natatabunan ako ng mga text questions. Mula from Iloilo, nagtatanong itong texter na hirap siya magdumi. 7 months na po akong gamot na iniinom sa high blood at sugar. Sana po matulungan niyo po ako. Yung sa high blood at blood sugar, yung sa sugar po, definitely taking Ampalaya Plus will help. Okay. Taking Ampalaya Plus daily will help. 1 capsule bago kumain 3 times a day. Hindi lang blood sugar ang matutulungan ng Ampalaya Plus. Yung pagdumi nyo matutulungan para maging regular at maging hawa at hindi siya LBM. Okay? Kasi pag umiinom kayo ng laxative, ang problema nun, LBM at hindi nyo tansyado. Bigla-bigla na lang kailangan yung tumakbo sa CR. Ang kagandahan ng Ampalaya Plus, very regular siya, very normal siya, at parang normal siya na pagdumi, pero maginhawa. Okay? Yeah. Hindi sobrang stressful. Okay? Yeah. Yung high blood, nakakatulong po ang Renalyn. Okay? Ito po isang texter mula sa Iloilo. Next texter po, yung turmeric po plus, turmeric cup plus po, babawal sa mga umiinom ng blood thinner. Yes, kung may blood thinner kayo at mataas ang dosage lang yung blood thinner, hindi pinagbabawal pero kailangan yung abisuhan ang yung doktor. Bakit po? Dahil ang turmeric cup plus ay may effect na parang blood thinner. So kung doble-doble ang blood thinner nyo, kailangan yung abisuhan ang yung doktor. Okay? So natural na blood thinner ang turmeric cup plus dahil ito ay mataas sa antioxidant. So binubukas niya ang daluyan ng dugo. Okay? Nag-text sa atin si Aurora Donna ng Paranaque, avid listener po siya ng Radio Veritas. Magandang umaga po sa inyo. Yeah. Okay. On your side, Brother Eng. Ito rin, si Terry, sabi niya, ganun din, kanina 13 years old, ngayon naman 16 years old, mahirap na naman magdumi. Bukang sa kinakain ba yan, Brother Benson? Bago mo tugunan, ano? Pero siguro ang katanungan sa mga kinakain ba yan, na ano ba yung tila bagang nagpapatigas ng ating dumi at hinahihirapan at ang nagpapalambot naman at nagpapaginhawa sa pagdumi ay ang Ampalaya Plus nga. Go ahead, Brother Benson. Yes, definitely. Yung kinakain natin ay may ugnayan sa kalidad ng ating buhay. And quality of life includes yung regularity ng bowel movement. Imagine mo kung 1 week ka hindi magdumi, kung maganda yung quality of life mo. Diba? Okay, so that's part of quality of life. Okay, so yes, kumain ng maraming gulay, kumain ng prutas, okay? Yes. Pwede ka naman pumili ng prutas na hindi sobrang matamis, okay? At mag-exercise. Exercise also helps induce regular bowel movement. So, mag-exercise po tayo. Yes. Yeah. Gusto ko, Brother Benson, ang kailangan at least once a day sana, no? Ideally, di ba? Once yes. a day yung ating pagdumit, kasi ang kailangan po talaga na ilalabas po natin yung mga duming ito dahil toxic po ito sa ating katawan at kailangan po nating talagang regular ang ating bowel movement. So, siguro po, kailangan natin uminom ng tubig at madalas na tubig at yung ating po mga kinakain, iwasan nyo po talaga yung mga matataba. Ayan. Well, magagalit sila sa atin pero talaga po kailangan iwasan yung mga karne. Ang damihan po natin ay prutas at gulay. At medyo yung po yung ating kailangan na madaling natutunaw po yan at madaling kaya ng ating digestive system. Tapos go ahead. Yeah, is the chicken, gulay. Chicken, diba? Okay. Si Teresita sabi niya, Teresita Borja, good morning, my husband had stroke taking anti-coagulant diabetic, what is best? Ano daw ba pwede? Nag-stroke yung asawa niya. Pero taking anti-coagulant at diabetic pa, ano daw, 70 years old. Kailangan niya i-control ang kanyang blood sugar kung hindi siya controlled, okay? Kasi
ang uncontrolled blood sugar ay may maraming dalang sakit. Okay? Kaya ipagpapatuloy natin pagsagot sa panong na yan after our commercial break. Back to the station. Dumadamit. Lahat ng bagay ay lumalala kapag wala kang ginagawa. Idaan sa daan. Idalight Herbal Tea na yan. Idalight Herbal Tea na yan. Mare, ang mahal ng mangustin ngayon. Mare, mag-Guya Max ka na lang. May mangustin na, may guyabano, turmeric at vitamin C pa. Yan ang 4-in-1 na sikreto ko. Ang gaan ng pakiramdam ko. Mahalagang paalala, ang Guya Max ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Alright, magbabalik po tayo para sa ating last quarter ng ating programang Body and Soul. Ako pa rin po si Brother Eng. At ako po si Benson Cian. Okay. Yeah, go ahead. Yes, sorry. Doon sa nagka-stroke, no, mahalagang mag-PT siya. Mahalagang mag-PT siya para manumbalik ang kanyang gawain. Yeah. Okay? 70 years old is not that old. Okay, pwede pa siyang umabot ng 100, okay? Yes. So dapat isipin ganyan, okay? Palaging isipin na aabot tayo ng 100, kaya pangalagaan natin ngipin natin, pangalagaan natin pangangatawan natin, okay? Kung nahirapan siyang maglakad, kailangan niya mag-PT, kailangan niyang practicein. Okay, we need to give him patience para manumbalik talaga ang dati. Okay? Yeah. Control ng blood sugar is crucial. Control ng blood pressure is crucial. Okay? Yes. Taking Ampalaya Plus can help. Taking Renalin can help because it's a natural diuretic. Yes, Brother Eng. Katanong din si Virginia Evangelio. Normal po ang dugo ko. Pwede po bang sabay inumin ang Guya Max at Turmerica? Yes, pwede po. Po ang inom. Yes, pwede. Turmeric up, sabay daw. Inumin ang Ampalaya Plus. Ano tanong yung Guya Max and Turmeric up? Guya Max at Turmeric up, yes. Yes. Yung Guya Max, iniinom po bago kumain. Okay, kumain. You can take it one capsule. Kung katulad nyo ako, nakaramdam ng parang sinat nung isang gabi, nag-double dose ako. I took it in the morning and before sleeping. At totoong ang ganda ng tulog ko, ah. Ang ganda ng tulog ko. Okay? Yung Turmeric Plus, iniinom naman siya after meals. After meals. You can take one capsule, no problem. I'd like to read this message from San Mateo, si Audit Mandy. 7.3 ang kanyang HbA1c. May diabetes po siya, okay? Yung 7.3 ay mataas po. Kasi yung normal ay below 6, mga 5.9, okay? 6 or 5.9. So, medyo mataas po yon, okay? Subukan po niyong inumin ang Ampalaya Plus, okay? Tinatanong niya kung pwede bang inumin sabay-sabay ang Guya Max, Turmerica Plus at Ampalaya Plus. Mas maganda po, yung Ampalaya Plus, inumin po niyo one capsule bago kumain 3 times a day. At katulad ng sinabi ko, yung Guya Max, inumin niyo once a day before meals. Then yung Turmerica Plus, pwede rin yung inumin once a day after meal naman, okay? So yan ang pwede niyong gawin. Yes, Brother Ed. Naman, Brother Benson. Pwede daw ba yan sa mga may maintenance? Yung ating mga produkto, meron sila mga maintenance para sa dugo, meron mga maintenance para sa puso, o kung ano man yung iniinom nila. Pwede daw bang isabay ang ating mga produkto? Napaka-general nung tanong na pwede ba sa maintenance, okay? Aha. Kasi depende rin sa maintenance, diba? So, napaka-broad, diba? Pero in general, yes. Pwede po. In general, yes, pwede po. Lalo na po yung Ampalaya Plus, okay? Pwede po for maintenance, maski kahit may maintenance po kayo. Dahil gulay siya talaga. Gulay siya. Guya Max, yes, pwede for maintenance, kahit may maintenance. Yung Turmerica Plus, generally, yes, okay? Pero kung nagba-blood thinner kayo, magandang abisuhan yung doktor. Para alam lang niya kung kailangan i-adjust ang dosage o hindi. Yung Renalin, yes, generally yes, pwedeng inumin. Pero kung kung may special condition kayo, kahit katulad ng nagda-dialysis na kayo, special condition 'yan, kailangan yung abisuhan ang inyong doktor. Okay, Brother Eng, 553, gusto kong palakayan konti yung
about our reseller program. Okay, tinaguyod natin ang reseller program during the pandemic bilang tugon sa mga senior citizens na nahihirapan lumabas ng bahay, nahihirapan pumunta sa drugstore, tas may QR code pa, may gagawin pa, hindi nila, first of all, yung senior citizen hindi makalabas, okay? Yeah. Tapos nanggigigil sila, pagbalik ng apo nila, mali yung nabili. Yung nabili ay mas mahal, yung nabili ay hindi tama yung sangkap, yung nabili ay hindi pareho. So, nararamdaman natin ang kanilang frustration, nararamdaman natin ang kanilang lungkot. Kaya tinaguyod natin ang reseller program para mapalapit ang ating produkto sa kanila. Okay? Tinugunan rin tayo ng CVM Credit and Finance sa pangunguna ng kanilang attorney Julie Aquitania para magsimula ng programa called Bukal, Kabuhayan at Kalusugan. Doon sa mga gusto maging reseller pero kulang kanilang puhunan, pwede nyo kaming i-text sa 0918-898-9601. Ang aming kasamang Vincent ay tutulungan kayo para tugunan ang inyong katanungan tungkol doon sa kailangan ng financing at gusto nilang maging reseller. Pwede rin maging reseller without financing, okay? So, that's an option. Pero doon sa mga gusto maging reseller, pero kulang ang puhunan, meron rin tayong sagot doon. Okay? Maraming pong salamat sa CVM Credit and Finance. They have over 50 branches dito sa Calabar Zone. Okay? Wow. Brother Benson, ito yung sabi ulit ni Violeta Katakutan. Sabi niya, ako pa din po, marami po akong maintenance, binawasan ko po at pinalit ko ang Ampalaya Plus. Kasi bumaba ang sugar ko. Sa umaga ko po iniinom. Guya Max, masarap tulog ko. Renaline, sa gabi ko iniinom na wala na po ang liver stone ko. Wow! Katatapos ko lang po ng blood chem. Okay po lahat. 74 na ako. Trabaho ko po sa lahat sa bahay. Sumigla ang katawan ko. Wow! Ano naman yung kanyang nangyari sa kanya, no? Talagang nakikita nila ang resulta para sa kanila ang ating mga produkto. Go ahead, Brother Benson. Yan ang tunay na blessing, di ba? At 70 plus years old, nagagawa niyo lahat ang nagagawa niyo, okay? At nakakatulong kayo sa household, nakakatulong kayo sa pamilya. Yan ang tunay na blessing, okay? May nagtatanong dito, ano po ang suplemento upang makatulong sa isang senior citizen? Yung sinabi ng texter natin, messenger kanina, yan, nag-Ampalaya Plus siya kasi nakokontrol ang kanyang blood sugar, nag-Guya Max, nag-Turmerica Plus. Kung mataas ang inyong uric acid, pwede kayong mag-Renaline. Kung mataas ang inyong timbang, subukan niyo po ang Slenda. Itong nasa side kong ito, okay, nasa kanan ko, Slenda po ay makakatulong para makapagbawas kayo ng inyong timbang. Gusto ko lang habulin itong mga nag-text sa akin sa Barangay Body and Soul. Lalo na si Sister Annie Rachel. A blessed morning to all Kabarangay Body and Soul. Happy and eagerly awaiting for another episode of Body and Soul. Marami pong salamat. Si Brother Gerald, good morning and blessed happy long weekend sa lahat. Prepping for anti-polo ride. Okay, kasi biker po ito. Yeah, enjoy your day with the Lord. Marami pong salamat. Enjoy your day with the Lord talaga. Yeah. 4543, ang sabi niya, good AM. Mahirap po mabili ang Delight Herbal sa Labat. Pero lagi po may umiinom. Getos, isang Ampalaya plus one Renaline, plus one Guya Max before breakfast. Yan. God bless po. Pero mahirap daw mabili ang Delight Herbal sa Labat. Saan kaya siya nagtatanong, ano, wala daw herbal sa Labat or Delight Herbal? Ang raming, in fairness sa Mercury, ang lakas ng kuha nila ngayon sa amin ng mga Delight Herbal Tea. Okay. Available po ang Delight Herbal Tea sa lahat ng Landers. Okay. Sa lahat ng Landers, pwede kayong pumakyaw doon, kahit 20 boxes meron doon. Okay? Dapat po sa lahat ng Mercury, I may Delight sa Labat Herbal Tea. Kung nahirapan kayo bumili ng alinman sa aming produkto, i-text nyo po kami, 0918-898-9601 at tutulungan po namin kayo para makapagbili ng inyong produkto, ng aming mga produkto. Yes. Yeah. Wow. So, ganun pa rin po ang ating gagawin sa dadating pong mahabang weekend. Alalahanin po natin yung ating mga alaala
para maibalik din naman po yung mga magagandang bagay sa ating buhay. Yung mga natutunan natin, pwede pa rin pong ibalik, pero ang aalalahanin na lang natin yung ating pong mga leksyon na natutunan sa kanila. Okay, go ahead, Buddy Benson, for your last message. Last 2 minutes. Yes, last 2 minutes. Kailangan kong ratsyadahan ito. Good morning, Brother Benson. Salamat po at medyo okay na po ako. Ang galing pala ng Renaline Capsule. Nakapasok na po ako sa work today. Okay, wow. Marami pong salamat sa inyong text. Opo, yes, obviously may problema siya with gout or something. Kaya nag-text siya po ng ganito. At si Teresa Figueroa, binabati natin si Tess po, Topper at Camille na binabati. Binabati natin sila every Saturday. Anyway, gusto kong pasalamatan lahat ng nagsama sa atin ulit ngayong linggo. Thank you very much for joining us here in Body and Soul. Until next week, yes. Okay. Buddy Benson, may nagtatanong, willing mag-reseller pero wala akong pera na ipuhunan. Kung willing po kayo mag-reseller, i-text nyo lang po si Brother Benson. Ang number mo, Brother Benson? 0918-8989-601. 0918-8989-601. Marami pong salamat sa panyang pagsama sa amin. Ang Body and Soul po yung napapakinggan ninyo tuwing araw po ng Sabado, alas 5 ng umaga hanggang alas 6. At kami po yung nagpapaalala sa inyo na ang kagustuhan po ng ating Panginoon, ang kagustuhan po ng ating Diyos para sa ating lahat, tayo po ay malakas, tayo ay malusog, tayo ay may saysay, may kabuluhan ng buhay, at may kahulugan ng ating buhay. At ang gusto po ng Panginoon, tayo po ay well and whole, body and soul. Kami po ay nagsasabi sa inyong lahat na sumayin niyo ang katotohanan. Alagaan ng kidneys, umitlon ng 8 basong tubig, Renaline, araw-araw. Mahalagang paalala, ang Renaline ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ay, hirap gumalaw. Ay, napapasigaw. Daliri sa paa at kamay. Sakit na, napapaay. Nandito ang Turmerica Plus. Tunay kang walastig. Mahalagang paalala, ang Turmerica Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.